Hi guys! Welcome back na muli sa ating Momotive Channel. Sa bago pa lang po sa channel na ito, ito po ang Teacher Alex Documentaries. Ang mga videos na mapapanood mo sa channel na ito, karamihan ay educational. Kaya kung napadaan po kayo sa channel na ito, please pakisubscribe na po at pakihit na rin ang maliit na notification bell para kayo po ay ma-notify once na tayo po ay may mga bagong video na ina-upload. Ngayon po, medyo controversial ang ating tatalakayin ang patungkol sa reproductive organ ng babae. Kaya naman ang tatalakay natin sa video ito ay patungkol sa different parts of the female reproductive organ or the vagina and its different shapes. Interesting, di ba? Well, disclaimer po muna tayo. Ang video ng inyong mapapanood ay hindi angkop sa mga bata. Ito ay naangkop sa edad 18 pataas. Ito ay para sa may mga bukas na kaisipan. At kung conservative ka at ayaw mo ng ganitong klase ng mga video, ay maaari mo po itong i-escape. Ano nga ba ang iba't ibang itsura, hugis at mga bahagi ng ari ng babae? Alam niyo ba na bagamat magkakamukha ang ari ng mga babae, ay mayroon itong pagkakaiba in terms of shapes and forms. Pag-usapan muna natin ang different parts ng ari ng babae o ang vagina. Handa na ba kayo? Kung handa na, here we go. Once na inupin niyo po ang dalawang legs ng babae, o kaya ikaw babae, kapag inupin mo ang legs mo, ibinuka mo ang dalawang legs mo, kung ano ang makikita mo dyan sa gitna, ang tawag dyan ay vulva. Okay, punta po tayo sa mga parts ito. Yung umbok sa bahaging itaas na tinutubuan ng buhok, ang tawag dyan ay moon's pubis. Kapag nakahiga po si ari, mapapansin po natin na parang may dalawang labi yung kanyang ari. Yung parang makapal dyan na lips, ang tawag dyan ay labia majora. Dito po yun sa labas. Labia majora, meaning majority, mas makapal o mas malaki. Kapag inupin mo si labia majora, may another lips na medyo maliit. Ang tawag naman po dito ay labia minora. Ibig sabihin, maliit na labi. Doon naman po sa itaas na bahagi ay may triangular in shape. Ang tawag naman po dito ay clitoris. Sa Tagalog ay mani, or mas common sa term na tingle. Sa bahaging ibaba naman ng clitoris ay may maliit na butas. Ang tawag naman dito ay urethra. Urethra, yan po yung dinadaanan ng ihi ng kababaihan. Dito rin po pinapasok ang catheter. Sa bahagi ibaba naman ay may isa pa tayong butas na mapapansin. Medyo malaki kung ikumpara sa urethra. Ang tawag po sa butas na ito ay vagina. Dito po lumalabas si baby. At dito rin naman pumapasok ang ari ng lalaki kapag nagkakaroon ng sexual contact. Sa ibabang bahagi naman ng vagina, may another butas. Ito naman ay tinatawag na anus o butas ng puwet. Daan na naman ang pupo. Alam niyo ba na ang bawat labya ng mga babae ay magkakaiba in terms of width o yung kapal, o shape, hugis, kulay, at size. But same in parts. Kung ano ang parts ng ari ni girl 1, same parts ng ari ni girl 2. Ang pinagkaiba lang po nila ay yung kapal, shape, color, at size. Kung kasi sa atin na iisipin ay pare-pareho lang ang mukha ng ari ng mga babae. Pero ang totoo po ay magkakaiba po yan. Halimbawa, si girl 1, ang kanyang ari ay may condition na labial hypertrophy. Ibig sabihin, mas makapal ang labia ng kanyang ari kumpara kay girl 2. So that is the difference. Pero tandaan po natin, hindi po yan abnormal. Yan po ay normal. Yan po yung nature ng kanyang vagina. Yan po ay halimbawa lamang ng pagkakaiba. Pag-usapan po muna natin ngayon ang different shapes o hugis ng ari ng mga babae. May mga pagkakataon na si girl 1 ay asymmetrical inner lips. Ibig sabihin, hindi bantay ang kanyang labia minora. Yung pangalawang lips sa loob, yun ang tinatawag ang hindi bantay. Yung kabila, medyo lumalabas ng kunti, nakadungaw sa pinto o nakadungaw sa labia major. Next difference ay yung curved outer lips. Yung itsura ng vagina ng babae dito, ay parang nakalaylay yung kanyang labia majora o yung outer lips. Pag nakatayo siya ay nakalaylay na ito ng bahagya.
ito ay very common sa may asawa na at may anak. Curved outer lips, ibig sabihin kapag nakatayo si babae, nakalaylay na yung kanya, nakalaylay na yung kanya outer lips ng kanyang ari. Pero nakikita pa naman ng bahagya ang kanyang inner lips. Next ay tinatawag po natin na prominent outer lips. Ang prominent outer lips almost same sa curved outer lips. Ibig sabihin ay bahagya din po nakalaylay ang kanyang outer lips o yung labia majora. Ang kaibahan nito sa curved outer lips ay hindi nakikita, hindi na visible si inner lips. Prominent din na si outer lips. Ibig sabihin, mas lamang. Kung meron po tayong tinatawag na prominent outer lips, meron din po tayong prominent inner lips. Sa prominent inner lips, mas lamang ang maliit na lips. Mas visible ito kahit nakatayo si girl. Nakabuka yung labia majora pero hindi laylay. Medyo magkahiwalay lang sila ng kunti at visible na si labia majora o yung lips sa loob. May tinatawag din tayong low and dangling lips. Dito naman ay nakalaylay talaga si inner lips o yung labia minora. Kumbaga, nakalabas talaga siya. Sa prominent inner lips, bahagya nakalabas si inner lips. Sa dangling naman ay lamang si inner lips sa labas. May tinatawag din tayo small closed lips. Maliit lang yung kanyang labya pero hindi kita ang inner lips. Another one is small open lips. Maliit ang labya pero kita ang inner labya. Next na pagkakaiba ng vagina sa girl 1 to girl 2 ay ang size. Definitely kung malaki si girl, obviously malaki din ang kanyang vagina. Sa color naman po, ano nga ba ang color ng vagina? Basically, ito ay darker in color. Bakit? Dahil increase ang blood flow sa vagina. Kaya hindi totoo na kapag hindi naarawan ay maputi. Eh bakit? Yung ari natin, yung ari ng mga lalaki, yung scrotum natin, bakit maitim? Hindi naman naarawan. Ito ay dahil increase ang flow ng blood sa part na ito. Isa pong pagkakaiba ay yung pigment or yung melanin. Kung si girl ay maitim o maputi, pero hindi po lahat ng maputi ay maputi rin yung kanyang ari. Iba-iba nga po kasi nakadepende ito sa melanin or pigment ng kanyang vagina. Hindi rin po lahat ng clitoris o tingle ng babae ay magkakapareho. Yung iba malaki, yung iba naman po ay maliit. Opo, magkaiba ang kanilang size. Alam nyo rin ba na may kababaihan na hindi makapal ang buhok sa kanilang wounds pubis? Habang ang iba naman ay mag-hook. Ito ay dahil o nakadepende sa hormones ng babae. Kapag mataas ang hormones ng babae, mataas din ang chance ng kapal ang kanyang vaginal hair. Yung ibang babae, hindi mag-hook. Yung ibang babae naman, mabuhok ang kilikili. Dahil nga, nakadepende sa hormones ng babae. Bago po tayo magtapos sa video ito, gusto ko lang pong i-emphasize sa inyo na ang vagina ng mga babae, ng mga kababaihan ay unique. May kanya-kanya ito. Si girl 1 ay iba kanyang vagina kay girl 2. In terms of size, shape and color, pero yun po ay normal. So that is the end of this video. I hope na meron po kayo natutunan.